Kamakailan, galing tayo sa Tutuban Center at inikot natin ang ilang lugar sa Divisoria. Ngayon naman, samahan niyo ako sa Pandacan, Manila at isa na namang ancestral house ang ating hahanapin na 100 years old na ngayon. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema. And Facebook kay YouTubero. Right across Santo Niño Parish, Pandacan is the Romualdez House. This well-preserved bahay na bato was built around 1920s, now 100 years old. It was home to Pandacan's illustrious residents and cabeza de barangay, Daniel Romualdez. Ito ay nangyayari na hindi lamang anumang napreserbang lumang bahay, ngunit sa halip ay ang ancestral house mismo ng sikat na angkan ng Romualdez. Oo, ang parehong angkan ng Romualdez na kilala ngayon bilang prominenteng politiko. Pamilya ng Leyte at ang pamilyang nagbigay ng Imelda Fick na dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos mismo. Sinasabing ang angkan ng Romualdez ay orihinal na isang kilalang angkan na nakabase sa Pandacan bago sila lumipat sa Leyte. Sa katunayan, ang mga Romualdez ay dating nagmamay-ari ng isang malawak na hardin sa tabi ng Ilog, Pasig bago ito ibinigay sa gobyerno, inayos at tinawag na ngayong Malacañang Garden. Okay guys, so magandang umaga sa inyo lahat and nagbabalik tayo dito sa Mendiola. Ayan. So dito na ako nagpark sa Mendiola kasi doon sa Pandacan hindi ko kasi kabisado. And wala akong alam na pwedeng pagparkingan doon. Kaya dito na lang ako nagpark and then magta-taxi na lang tayo mula dito papunta doon. Okay? Ayan. So katapat natin ang San Beda University. Tapos dito, Centro Escolar University. Ayan, so sa mga hindi pa nakapanood ng ating noon at ngayon ng University Belt, ilalagay ko na lang sa description below. Ayan, i-check nyo na lang yung link para mapanood niyo. Okay? Okay guys, so nandito na nga tayo sa Pandacan. Ayan. So banda dun pa yung simbahan. Lakad tayo hanggang dun. So ulitin ko lang guys, sa first time ko na mapadpad dito sa sa Pandacan, kaya hindi ko pa masyadong kabisado dito sa lugar na ito. Pero syempre ang mission natin is puntahan yung Romualdez Mansion. Okay, so shout out sa mga kababayan na nakatira dito sa Pandacan.
Okay? So, hindi ko dalang scooter ko, syempre. Dahil umuulan. Umaambon. Hindi kasi pwedeng nababasa ang scooter. Kaya lakad na lang tayo, ano? Nakikita ko na itong Romualdez Mansion. Yan sa may kaliwa natin. Ayan na siya guys, sa kaliwa. Okay, so ito na yung Santo Niño Parish Church. Pero syempre dito tayo, yan o. Nakikita nyo ba yung mansion na yan? Romualdez Mansion. Ganda ng bahay guys, oh. Sana ibigay na lang nila sa mga ano, no? Mga walang bahay. Ay, lapit tayo doon. Tawid tayo. Nanay, sino may-ari ngayon nitong mansion na to? Imelda Marcos. Sino? Imelda Marcos. Imelda Marcos, siyang may-ari ngayon nito. Pero ano na lang siya ngayon? Tinitirahan pa ba? Mayroon po. May caretaker po. May caretaker sa taas. Na ilang taon na kayo dito sa Maynila? Since pinanganak? Hindi. Pero at least mga siguro 1969 pa ako dito. So nandito na si ano nun? Sino? Dito siya nagdalaga. Imelda Marcos. Ito sa nagarumalde si tubahan na to. Father ni Imelda. So Maynila talaga siya? Maynila talaga. Hindi ba late siya, di ba? Late. Pero at least nandito sila na nakatira. Tumira din siya? Oh, late. Lagos si Marcos, Ilocos. Oh, Ilocos, yes. Oo. Ayun. Maynila talaga dito sa nakatira. So nakikita niyo pa siya nung dalaga dito? Ah, talaga? Diyan sa ilog na yan, kasi buhangin sa nagati, okay pa. Ito, ilog. Oo, yun dyan. Oo. Hindi pa ganyan, hindi pa makukulito para tulay pa lang na kahoy. Oo, yung tulay na yan, kahoy pa lang. Tapos ilog, malinis pa ang ilog nun. Naliligo nga lang sila dyan eh. Oo? Oo. Nakakatuwa naman. Ang maganda talaga si Pasini. Oo. Talaga. Ano no? Palagi na nanalo sa mga ano, mga balikan, magpapaganda, beautiful. Talaga? Eh si Imelda Marcos daw lagi daw nanalo ng paligsahan, mga contest dito nga sa Pandakan. Ayan. Ang ganda ng bahay na to, oh. Mga daw, ang ganda sa loob. Pwede kaya akong pumasok? Ayaw ko lang po. Baka bawal, no? Baka bawal na. So may mga gamit pa sa loob, Nay? Meron pa. Sige. Ayan. Ano nga talaga? Oo. Ito ba karugtong ng bahay nila to? Ano yan dati? Bangko. Okay. So karugtong ng kanilang bahay ito. Okay. Maambon na na eh. Umulan na. Ayun o ma'am, umulan na ng tuluyan. Nay, thank you po ah. Ikot lang tayo dito. So, na-imagine nyo ba guys, nung araw, ito ay malinis daw na ilog, yung estero na yan sa may harapan natin. Pero, syempre, tumagal na. Marumi na yung estero.
Dito nga tayo sa gilid. Galing. So ito yung mismong harapan. Galing, oh. So meron daw ano dito, caretaker daw. Pero hindi posible na makapasok tayo sa loob kasi private property siya. Ayan. Basahin nga natin yung marker na nakasulat dito. Ano ba yung nakasulat? May kita nyo ba? Hindi ko na mabasa. Hala, inabutan na tayo ng ulan. Ayan na. Na-stuck na tayo dito sa bahay ng mga Romualdez. Ang lakas na ng ulan, guys. So hindi na tayo makakapag-ikot. Balik na lang ulit tayo. Ano? Ayan, meron pa palang isang ancestral house dito sa katabi ng Romualdez Mansion. Ayan. Ayan. So hindi lang naman si Imelda Marcos yung ano dito, tumira. Kasi ito talaga ay kamag-anak mismo ni Imelda Marcos, ano? So tumira siya dito nung kabataan niya pero hindi siya mismo dito nakatira. Yung kanyang mga kamag-anak. Ayan. Lapit pa nga tayo ulit. Eh, tumila na yung ulan. So sabi ni Kuya, yung may-ari nito ngayon, nakatira daw sa ano, Green Hills, sa White Plain. Mapapansin nyo yung mismong structure ng bahay. So noong araw talagang ibig sabihin mayaman talaga yung tumira dito, yung mga tumira. Kasi kita nyo, nung panahon nakakagawa na sila ng mga ganitong klaseng bahay, diba? And ang tagal na ng bahay na ito, kita nyo napakatibay pa at buong-buo pa din, diba? Kita nyo yung mga ano, mga kahoy na ginamit. Even itong bakal, eh, oh. Tsaka yung kapis, oh, buong-buo pa. No? Buong-buo pa yung kapis. Eh, tapos kita nyo yung ano, yung wall lamp. Wall lamp ba tawag dito? Correct nyo na lang ako kung mali ako. Ayan, ganda, oh. Tapos etong mismong main door, grabe. Ano kayang kahoy ito? Ayun, tigas. Tigas ng kahoy, ibig sabihin purong-puro talaga. Pero may part na nagbabakbak na siya, oh. Ah, hindi. Kasi ito, tinapal na lang nila plywood. Kasi kita nyo, oh, iba yung design nito saka ito. No? And sabi ni Kuya, yung nakausap ko, ako na lang daw yung
vlogger na huling nag-vlog dito sa Romualdez Mansion kasi napakarami na raw nag-vlog dito. Marami ng vlogger at mga vlogger ang nagpunta na dito. Ah, nara yung mga ano kahoy. Kaya pala matibay. Eh sabi ni nanay, nara daw yung mga material, mga kahoy na ginamit. Ayan, maganda daw sa loob. So ibig sabihin, maraming mga muebles sa loob, no? Oo. Dati-dati. Oo. Ah, dumadalaw-dalaw dito. Ngayon wala na. Oo. Siguro nung araw na itong bahay. Kasi di ba makikita nyo yung kalsada mataas na. Siguro mababa itong kalsada dati, no? Oo. Ah. Ah, talaga? Ah, underground ba yan? Marami ng mga nakastock na gamit sa ilalim. So underground daw ito, guys. Oo. Ayan oh, may mga alin? Oo. Ah, may underground pala siya, guys. May basement. Tignan mo yung materials ng kahoy, oh. Oo, nara. Oo nga, you know. Iba yung bakal nila, oh. Oh. Oo. Ganda. Ayan, so hanggang labas lang tayo, guys. Hindi tayo pwede pumasok dahil bawal. Kaya hanggang labas lang yung pinapakita ko sa inyo. Ano? So ito yung Santo Niño Parish Pandacan, ano? Ito yung nasunog dati. Hindi ako nagkakamali, 2020 o 2021, mga ganun. Ayan, nasunog siya, pero ngayon, yung structure ng nasunog na simbahan, nandyan pa rin. Tapos ayan, may tinatayo silang bagong simbahan dito. Ayan. Okay, so at least nakita natin itong Romualdez Mansion dito nga sa Pandacan. And ayan na, napakalakas na ng ulan. Nababasa na ako. So, balik na tayo ng Menjola. Ano? Ayan. Hey, and all I wanna do is make you smile. When darkness still ensues, I wanna be alive. Whatever we go through, I'll make it worth your while. 'Cause every minute, every hour, every day I wanna make.